nakagigimbal na pangyayari. Mga kaibigan, ang hindi inireport sa lumang klaseng mainstream news media sa buong mundo. Hindi ito ibinalita ng CNN at iba pang mga world news site dahil ang rason ng mga mainstream media na pag ibinalita raw ito ay magkakaroon ng 100% na probability ng World War III. Kaya naman kabilang na rin si President Joe Biden at iba pang mga presidente ng alay ay hindi rin nagsalita patungkol sa bagay nito. Ano kaya ito mga kaibigan atin itong pag-usapan sa pagkakataon ito? Ito ang nakagigimbal na balita sapagkat binabanggit dito, Russia uses Kinzhal's hypersonic missiles in massive attacks on Ukraine in retaliation for Ukrainian terror in Bryansk. Kung ating mapapansin mga kaibigan, nagpasabog ang Russia ng hypersonic missile. Ang hypersonic missile mga kaibigan ay isa itong dagger na naglalaman ng nuklear. Ang range nito mga kaibigan ay pwede umabot ng 3,000 kilometers at sa bilis na 2.5 miles per second. Ito ay maaaring conventional o nuclear warheads. Ngunit sa pagkakataong ito ay ginamit ang Kinzhal para dalhin ang Russian nuclear capable air launch ballistic missile at ito ay pinasabog sa western part ng Ukraine malapit sa sentro. At marami ang nagtataka kung bakit ito nangyari mga kaibigan sapagkat walang nakakaalam na may bunker sa lugar na iyon. Tanging ang mga kabilang lang sa NATO ang nakakaalam na may bunker doon. Maging ang mga mainstream media at ibang mga bansa ay hindi nila alam na mayroong bunker sa lugar na iyon. At ang nakakamangha mga kaibigan sa bunker na iyon, kabilang dito ang mahigit 300 na mga katao at ang karamihan dito ay mga opisyal ng NATO. At kung tatanungin niyo ako mga kaibigan kung ano ang NATO, ang NATO o ang North Atlantic Treaty Organization ay binuo ng United States of America noong April 4, 1949 pagkatapos ng World War II. Kabilang dito mga kaibigan ang 29 na countries ng Europe at kabilang na rin dito ang dalawang bansa ng North America. Sila ay nagsanib pwersa upang kalabanin ang Soviet Union na pinangungunahan naman mga kaibigan ng leadership ng Russia. Kaya naman, kung ating mapapansin mga kaibigan, ang alay at NATO ay magkakasama na sumusuporta sa laban ng Ukraine versus Russia. Dahil hindi ito labanan ng Ukraine at Russia mga kaibigan, kundi ito ay labanan ng allies at NATO laban sa Soviet Union. At ito nga mga kaibigan ang nakakalungkot. Mapapansin kasi sa mukha ng kanilang presidente na si President Zelensky na tilabaga siya ay nabugbog nung siya ay ini-interview patungkol sa bagay na ito. Mapapansin mo kasi na kahit hindi niya sabihin ay may malaking pinagdadaanan itong si President Zelensky. At kung ating mapapansin ang bunker na ito na pinasabugan ng Russia ay 400 feet mga kaibigan ang kanyang lalim. Oo kaibigan, 400 feet ang kanyang lalim. Ngunit dahil ginamitan ito ng napakalakas na nuclear hypersonic ballistic missile gamit ang Kinzhal ay tumungo ang bomba nito patungo sa 400 meters na bunker na kumitil ng mahigit 300 na mga sundalo ng NATO kabilang na rin dito ang dosi-dosi ng mga opisyal ng NATO na talaga namang ikinalungkot hindi lamang ni Zelensky kundi ni President Biden. At kung ating mapapansin mga kaibigan, hindi ito ibinalita kahit saan man. Ngunit maraming mga resources tayong nakita katulad na lamang sa sikat na vlogger na si Redacted na in-interview niya ang mga sikat na opisyal ng United States na kanilang binanggit ang patungkol sa bagay na ito. Kabilang na rin dito si Gilbert Doctorow, isang independent international affair analyst na siya ang nagsabi na binanggit niya ang patungkol sa pangyayaring ito. At kung ating mapapansin, halos sabay-sabay ang nangyayari ngayon sa ating mundo mga kaibigan na binabanggit ng analyst na ito
na pag-ito ay kumalat sa buong mundo dahil sa pagbabalita ng mainstream media ay sigurado matitrigger ang World War III. Dahil ang World War ay hindi lang manggagaling sa mga opisyal, kundi pati na rin sa mga sibilyan. Sila ang unang magagalit sa mga pangyayaring ito dahil hindi na basta-basta ang bomba na hinulog ng Russia sa Ukraine. Dahil gumagamit na sila, mga kaibigan, ng mga super weapons. Kaya naman, ang kapalit nito ay super weapons din. At kung magkagayoy, magkakaroon, mga kaibigan, ng labanan ng super weapons at nuclear warfare ang magiging kaganapan sa World War III. Isama mo pa dito ang tumitinding tensyon ng Taiwan, Pilipinas, United States laban sa China na kabilang rin sa Soviet Union. Kaya nga naman, mga kaibigan, ang ating mundo ngayon ay hindi na ligtas na tirahan. Hindi na ito ang pinapangarap ng bawat isa na mundo na payapa, sapagkat ito ay may kawakasan. Kaya nga naman, nais ng ating Panginoon na ipasakop natin ang ating buong puso, ang ating buong buhay sa Kanya. Nais niya na makita natin ang mga babalang ito na binabanggit sa Mateo 24, na magkakaroon ng mga digmaan at mga balibalita ng mga mangyayaring digmaan na ito'y nangyayari ng mga kaibigan sa ating kapanahunan ngayon. Ngunit ang good news, may mas mabuting lugar para sa atin. Philippians 3 verse 20. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Mga kaibigan, tayo ay tagalangit at hindi tagalupa. Kaya nga naman, mayroon tayong pananabik na makita na ang ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lamang ang ating pag-asa sa magulong daigdig na ito. Siya ang magliligtas sa atin sa miserable at sobrang kaawa-awa na buhay natin dito sa lupa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, humihiling po kami sa inyo ng kaligtasan. Gabayan niyo kami, Panginoon, at tulungan na mamuhay sangayon sa inyong kagustuhan sa mundong ito. Dahil ang mundong ito, Panginoon, ay gumagrabe na ang mga pangyayari na talaga namang malapit na, Panginoon, ang iyong pagparito. Kaya naman tulungan kami na manampalataya hanggang sa huli at kami po'y iligtas ninyo. Dahil kami, Panginoon, ay hindi tagalupa, kundi kami ay tagalangin. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay tinanggap po ninyo at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen.